So, good morning mga dads. Welcome to my channel, Mark TV. Sa araw nito mga dads, meron tayong problema. So, may nilinis kasi tayong noong nakaraan na aircon window type. So, 2 months pa lang siya. Nag-yellow na siya mga dads. So, pinakalinis-linis naman natin siya. So, kinalas natin siya ng buo, spray natin. So, napag-isipan ko mga dads na i-check natin yung thermostat niya. So, okay naman siya. Then, yung pan motor niya, mabilis naman yung ikot. So, kinakailangan na natin gamitin tong pinagbabawal na technique. What? So, ito mga dads. So, ito ang gagamitin natin mga dads para masolusyonan ang problema ni madam. So, safe ba ito mga dads? O, epektibo ba ito mga dads? So, makakatulong ba ito sa problema natin? So, kung gusto nyo malaman mga dads, panoorin nyo ito. Let's go! So ito na nga mga dads at nandito na tayo sa lugar kung saan yung aircon na may problema. Ayan. So pinapansin ko siya mga dads na parang mahina yung buga ng hangin niya. Ayan o, paging ganyan. So nakahain na siya. Diyan tutok na tayo. So itututok ko ba yung cellphone niya. So parang mahina siya. So normal volume natin ito mga dads. Diyan ito yung itsura niya mga dads. So nag-yellow siya. Ayan. So kaya kinabahan si ma'am, tinawagan tayo. Diyan pati yung accumulator niya mga dads nag-yellow talaga. So dito mga dads, pinansin natin, ayan, so papakita ko lang sa inyo na okay yung ikot ng pan niya, malakas yung buga niya, yung hangin. Then yung thermostat ko rin, ayan, okay pa rin siya. So ano kaya problema niya mga dads? Tara mga dads, let's go. Then ito mga dads, nakalas na natin siya. Ayan, so napakadumi niya, ayan o, so kailangan na siguro siya malinisan mga dads. Then si parang pinupunasan yung mga na-spray na natin. Then ito na yung pinagbabawal natin gamot mga kadads na gagamitin para masolusyonan natin yung problema natin. Ayan. So effective kaya ito mga kadads. So ano ba ang mga dapat gawin para papanatili? So tanggalin ko lang yung takip mga kadads. Ayan. So natanggal na natin. Then gaano ba karami yung paglagay? So ayan. 1, 2, sa konti pa. Ayan. So yun. Okay na yun mga kadads. So napakatapang nito. So maasahan sa pagtanggal ng dumi mga kadads. Then, syempre, haluin natin siya mga dads. Ayan. So, halu-haluin. Then, bubuatin na natin siya. Ay, so, natakpan pala yung camera sa daliri ko mga dads. Ayan. So, kananwete kasi ako mga dads eh. Then, ibubuhos natin siya dito sa evaporator at sa condenser. So, pansinin nyo yung sa background niya mga dads. No? So, mapapansin nyo na agad matatanggal yung mga dumi. So mga ngalawang siya. Ayan o. So natatagtag kagad mga kadad. So nanunood si ma'am. Siya mismo napansin niya na natanggal ng kusa mga kadad. So ayan. So puputi na rin yung cooling pin natin mga kadad. Ayan. So ang paglagay mga kadad sa ayan. So huwag naman masyadong babad. Then bus-busan mo lang siya. So maganda dito mga kadad kung meron kayong pang spray na bottle. So, wala tayo kasing ganun mga kadads. Ayun, no? Natatagtag siya mga kadads. So, tatanggal yung dumi or kalawang mga kadads sa loob. So, ayun mga kadads, at nabuhos na natin siya lahat. So, naubos na. Ayan. So, may bula na siya at lumalabas na yung mga dumi niya mga kadads. So, ang gagawin natin mga kadads, ibabalik lang natin tong tabo. Then, pwede na natin siyang sprayan. Para mabanglawan natin siya ng maayos. So, binuksan ko lang yung gripo. So, mapapalaban tayo nito sa banglawan mga kadads. Ayan, so sinindihan ko na yung power spray natin. So, let's go mga kadads! Ayan, so, umpisa ko na. So, tatatsayin ko pa rin yung pressure ng mga kadads kasi baka mayupi naman yung mga cooling pin natin. Ayan, so, umpisa na natin mga kadads. Ayan, so, dyan pa lang mga kadads sa'yo, no? Pag-spray pa lang natin. Pansin mo na, pumuti ka agad yung mga cooling pin mga kadads. Ayan, no? So, lumalabas na yung bula. So yung mga dumi mga dads, hindi lang kita sa cellphone ko, yung liit-liit na dumi mga dads na umasok sa loob o suminit sa loob kaya hindi natatanggal ng ordinaryong linis. So pag matagal hindi nalilinisan yung aircon mga dads, ayan, so sumisiksik to sa loob, then tumitigas mga dads. So nung hindi na siya pwedeng
or hindi na kaya ng power spray lang na tanggalin. So kailangan pang palambutin gamit itong pinagbabawal na gamot natin. Yan. So mga dads, kung nagustuhan itong video nito, so please don't forget to subscribe. Then i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga video. Huwag na lang kalimutan mag-comment below mga dads sa suggestion. So para mapaganda pa yung mga video natin o yung mga trabaho natin. At sa mga katanungan na isasagutin natin sa abot na natin makakaya. So mga dads, tara, let's go! Ayan mga dad, pansin nyo nang itin yung kapaligiran. Hindi yung paligid mo. Yung mga lumalabas sa unit natin mga dads. Ayan. Itinanggal ko lang din. Spray natin sa uli mga dads. Ayan. So basta ito importante dyan mga dads. Diretso lang yung pag-spray. Ayan. So maiwasan naman yung pag-UP. Ayan o. So namuti na siya mga dads. Hindi lang siya pantay-pantay mga dads kasi yung buhos natin. Hindi talaga lahat nalalagay. So ayan, tumatagos na yung tubig natin. Pero meron pa rin liit-liit. Ayun mga dads o. So, nakikita nyo ba? So pasensya na kung medyo maano yung cellphone ko. Ayun, so kita pa naman mga dads. Ayan. Then ito na nga mga dads, tina-assemble na natin tong pan motor na mga dads kasama yung mga bleed. Ayan. So pagtapos nun mga dads, ilalagay na natin tong ayan, yung system niya. So pipix mo siya, o so ilalapat mo lang siya mga dads para malagay na natin na maayos. So ilalagay din natin ng mga tatlong nut mga dads, so tornilyo. Ayan. So para hindi maging magalaw yung compressor natin. Ayan. So di ko na kinat yung mga video, itong video to mga dads, para makita nyo yung step by step ng pag-assemble mga dads. Ayan. Yung paglagay nun mga dads yung styro. Yan susunod na natin tong pan motor, pan blade. Ayan. So ang discarte dito mga dads, ayan, ipapaba mo lang siya. So tingnan nyo mga dads. Ayun. So ganun lang siya kasimple mga dads na ilagay. So i-blow dry natin yung mga terminal bago natin lagay yung control. Kasi baka mabasa siya mga dads, magkaroon ng short circuit, magka problema pa tayo mga dads. So ilalagay na natin yung mga tornilyo dito. So nakababang set lang yung cordless natin para hindi mapersa yung mga plastic mga dads. So naka number 6 lang tayo. So konting higpit lang, or so tamang higpit lang siya mga dads. Ayan. Then after nung mga dads, ayan, so ilalagay mo yung mga dalawang tornilyo dito sa humahawak sa pan motor mga dads, para hindi siya mag-wiggle or sumagi yung mga pan blade niya. So mga dads, kung bago ka lamang sa YouTube channel ko, so don't forget to subscribe. Then i-click on notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Don't forget to comment below mga dads, at sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Ayan. So ito mga dads, napaka-importante nito. So ito yung maglalapat sa cover front ng aircon. So pag wala kasi yan, para naka-trust yung control natin. Ayun. So may tornilyo siyang isang piraso. Then habang inayos ko yung mga tornilyo, so ito na yung aircon natin na nalinis mga dads. Ayan. So lalagay mo na lang yung terminal ng mga compressor. Ayan, ayan. So naging mukhang fresh siya mga dads. Then ayun, paglagay ng control, ilalagay mo na lang yung, so disocket na lang yung pan motor control mga dads. So yung wire niya, then itong sa compressor mga dads. Ayan, so mga dads, kung nalilito kayo, so picturean nyo muna bago nyo tanggalin, para sure tayo mga dads. Ayan. So paglagay nyo mga dads yung cover, ayan, so pupunasan na lang natin yan. So dyan na yan mga dads, nilalagay na natin. So pagkalagay nyo yan mga dads, itetest na natin siya. So tara mga dads, pasinin nyo yung diferensya mga dads ha. Tara, let's go. So ito na nga mga dads, at pinagawa natin. So ayan, so ang same lang siya ng last na kanina, pero pinagkaya pa lang mga dads ay nakalaw pa lang siya. So pagkakayin natin siya, so nakikita nyo yung difference. Mas tumakas yung hangin na ngayon, so kahit lumayo tayo, ramdam mo pa rin. So alas ganito lang siya nung kanina.
So, mga dads. Ito po yung resulta ng ginamitan natin ng pinagbabawal na technique. Pumuti siya. So, hindi lang siya pantay-pantay kasi yung buhos natin. So, maganda meron kang pang-spray. So, next time, subukan natin ulit. So, ito, lumakas na yung hangin niya. So, hintay natin kung nag-iyero siya. So, kita niyo naman, wala na siyang nag-iyero. So, subukan rin natin yung thermostat niya na matay siya nung ilagay ko dito sa tubo. So, binaba ko yung temperature niya hanggang zero. Ganito, nagtitrigger siya. So, okay pa siya. So, yun mga dads, nakita nyo. So, hindi na siya nag-yelo. So, pumuti pa yung evaporator niya. So, nung pagbuhos natin nung pinagbabawal na technique mga dads, yung pinagbabawal na gamit. So, hindi yung hinuhuli na gamit, yung pinagbabawal sa buhay. So, ayun, ang nangyari doon, nabagbag yung dumi niya. So, matagal. So, sinadjust rin natin kay ma'am na tanggalin tong cover niya sa likod ito. So, nahihirapan kasi yung aircon niya na magpalamig ng maganda. Pero lalamig siya kasi hindi ganun paano. Kasi yung init na binubugan niya, humihigup lang doon papasok pabalik. Ayan. So, mga dads, gusto nyo bang malaman kung ano yung pinagbabawal na termo? So, kukunin ko lang ha. So, ito mga dads, hindi ko talaga sinasuggest na laging gamitin sa mga aircon. So, pag kailangan lang talaga, doon natin siya gagamitin. So, kinailangan talaga natin. So, ito siya. So, may idea ba mga dads kung ano to? Oh, ayan. So, wala siyang brand pag nakatalikod. Ayan, ito yung brand. Ayan. So, yan ang gamit ko mga dads. So, meron naman mga ibang chemical na ginagamit. So, nasa sa inyo mga dads kung saan kayo. So, yung tinatawag natin lye. So, ito. So, yung mga iba pa na nabibili, yung ni-spray lang na parang home, tapos bubula siya ng puti. So mga dads, ang pinaka-importante ng paggagamit ka ng mga ganito, pakabanglawan mo siya. Make sure na walang matitira. So make sure na talagang banglaw na banglaw siya mga dads. So mga dads, sana may natutunan kayo sa video nito. So don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated kayo sa ating mga video. At huwag din kalimutan mag-comment below mga dads. So kung may katanungan kayo at may sasuggest sa akin mga dads, mas mabuti yun. So mas madadagdagan yung kaalaman natin at yung mga sumasubaybay sa video natin. So see you in my next video mga dads. Salute! God bless!